Alright. Hey, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Isa pong mapagpal ng umaga at tanghali gabi sa inyo lahat mga kalingap at kabagis at kung saan parte man po kayo ng mundo na naroroon ngayon, ay naway patnubayan po sana kayo na lumikha na maayos sa pangangatawan at lagi pong ligtas sa araw-araw. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kalingap at kabagis. Kay Kuya Val Santos Matubang, kay Kalinga Prab at kay Ate Edna Vlogs, mega love shoutout din po sa inyong lahat. Sa lahat po ng Unicap members na patuloy pong sumusuporta kay Kuya Val Santos Matubang, mega love shoutout din po sa inyong lahat. So yun ang ano mga kalingap at kabagis for today's reaction video. Gawan lang po natin ng reaction at pagbibigay na rin po ng opinion dito nga po sa naging pagbisita ni Kalinga Prab kay Ruby Lynn. Na ito po yung video na kung saan ay nagkita po itong si Vina Morales at si Ruby Lynn. At ito nga, sa pagpasyal po ni Kalinga Prab para sunduin po itong si Ruby Lynn para magsing-along po, ay naikwento nga po ng tiyahin niya na namimiss na nga daw po ni Ruby Lynn ang kanyang anak na si Akira. Well, mga kalingap at kabagis, it's been a while na hindi po nakita ni Ruby Lynn ang kanyang anak. Siguro yung huling pakikita pa nila ay nung birthday niya. At masasabi po natin talagang itong si Ruby Lynn ay okay na. Dahil nararamdaman niya na po yung pagkakamiss, ika nga, sa kanyang anak. Na talagang nakakalungkot mang isipin. Pero yun po yung realidad, mga kalingap at kabagis, na hindi po natin masasabi kung kailan po yung talagang tamang panahon kung kailan na po sila pwedeng magsama. Narito pa, panoorin po natin yung usapan ni Kalinga Prab at ni Ruby Lynn. Miss mo na si, ano mo? Si Akira? Kahit ano lang, kahit gusto mong makabanding, ano? Ano, Akira? Ay, wala, nag-text kami ngayon, nasa bundok daw. Try mo, ano, kausapin natin. Tanongin mo kung pwede. Pwede man daw? O, pwede naman pala. At dahil nga po kasama nila si Brother Paas, mga kalingap at kabagis, ay ipinag-pray over po ni Brother Paas itong si Ruby Lynn. At kahit ako po, mga kalingap at kabagis, nung pinanood ko po ito ay talagang nasaksak ang aking spiritual na kalooban dahil nga po talagang itong si Brother Paas ay iba. Iba siya kung magbigay ng payo at salita ng Diyos, mga kalingap at kabagis, dahil talagang pag pinag-pray over ka po ni Brother Paas ay talagang sisiksik ang lahat ng kanyang mga sinasabi sa iyong kaluluwa. Kaya mga kalingap at kabagis, sana po pakisuportahan din po natin ang channel ni Brother Paas at isubscribe din po natin ang kanyang YouTube channel. Narito po mga kalingap at kabagis, panoorin po natin kung paano po pinag-pray over ni Brother Paas si Ruby Lynn. Narito po yun. Ay mananalangin para sa Panginoon. Amang sumasalangin, Diyos na makapangyarihan, sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng banal mong Espiritu, narito po kami nagkaisa sa diwa ng panalangin sa pangunguna po ng prayer request ni Ruby Lynn. Buhay kang Diyos at makapangyarihan ka. Ikaw po ang nakababatid ng laman ng aming mga puso. Anuman ang iyong nakitang karamihan sa puso po namin, hinihiling kong patawarin mo po ang bawat isa sa amin at linisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Amen. Amen. Di ba? Isa lang may iiwan akong verse, memory verse sa Bible. Sabi nga doon sa Ephesians 6:16, taglayin natin ang pananalig bilang pananggap pamatay sa nagliliyab ng palasto ng Diablo. Huwag natin kaligtaan ang pananalig. Taglayin yung lagi ang pananalig kay Kristo bilang pananggap pamatay sa lahat ng nagliliyab ng palasto ng Diablo. At masasabi po natin talaga mga kalingap at kabagis na ang salita ng Diyos ay pinaka or the most powerful medicine, ika nga, na nagpapagaling sa lahat po ng karamdaman. Mapapisikal man yan o mapaispiritual, mga kalingap at kabagis, talaga ang salita po ng Diyos ay nakakapagpagaling. At ito na nga, masasabi natin mga kalingap at kabagis na magaling na itong si Ruby Lynn dahil nga po nung tinanong po siya ni Brother Paas kung ano po ang kanyang plano, ay talagang napakalino po ng sinagot niya na ito pong si Ruby Lynn, ang plano niya nga daw po ay sana ay makapaghanap po siya ng trabaho. Maya-maya sasabihin po natin yung dahilan mga kalingap at kabagis kung bakit gusto niya pong maghanap ng trabaho. Pero bago po ang lahat, panoorin po muna natin yung usapan nila. Narito po yun. Ano yung pinaka... Ano mo yung goal mo na makamtan? Sa ngayon. Oo, sa ngayon. Makatrabaho. Makatrabaho, ayun. Makapagtrabaho na. O, ibig sabihin, ano, madalang sa isang katulad niya na yung mindset niya is to, kung, makatulong, makapagtrabaho. Maging productive. Productive siya. Hindi siya, kumbaga, yung parang palaasa.
Maganda yan. Ang galing, ang galing. At kaya nga po na sinabi ko kanina, mga kalingap at kabagis, ito po yung dahilan kung bakit nga po gusto ni Robilin na magkaroon po ng trabaho. Narito po yun. Bakit gusto mo magtrabaho? Para sa anak niya. Para sa anak niya. Ay, grabe. Alam mo, maganda yan. Kasi ibig sabihin, gumagawa ka hindi para sa sarili mo lang, kundi para sa kinabukasan ng anak mo. Diba? Napakaganda. Tsaka laging maging positive lang. Huwag kang mag-iisip ng negative. Kasi alam mo, negative minsan nakakapagbibigay ng sakit ng damdamin natin. Tama yan, pag meron kang problema, iiyak mo lang. Kasi nakakapag-release ng galit, kinalakit po at yung pag-iyak eh. Tama yan, iluha mo lang siya para ma-release ka. Kasi nakaka-release ng damdamin yung pagluha. Alam mo kung bakit? Ang pagluha kasi may dalawang bagay yan. Unang-una, kabiguan. Pangalawa, kagalakan. Kapag umiyak tayo patungkol sa kagalakan, napakaganda nun. Natutuwa ang Diyos, nagagalit ang damdamin. Kaya tama yung ginagawa mo pag lumuluha ka. I-release mo lang. Alam mo, nakakapagbigay. At least na-overcome mo ang pagsubok. At the same time, tama yan. Ang pagluha kasi, hindi lahat ng pagluha kabiguan. May pagluha na may kagalakan. Yeah? Tama ka, lakangiti ka na ngayon. Lagi mo lang isipin yung sinabi ko. Taglay natin lagi ang pananalig kay Kristo. Biruin nyo yun, mga kalingap at kabagis. Gusto pong magkaroon ng trabaho ni Robilin para po sa kanyang anak. Kung noon po ay nung pinagdadaanan niya po yung stage na kung saan ay napakahirap po niyang kausapin at wala pa siya sa kanyang medikasyon, ay hindi niya po iniisip yung mga ganitong bagay. Ngayon pong nakikitaan natin yung improvement niya, mga kalingap at kabagis. Ito na po yung priority niya sa buhay, yung magkaroon po siya ng trabaho. At napag-usapan naman po yan, mga kalingap at kabagis, na parang plano po yatang patayuan siya ng kanyang sari-sari store dyan upang magkaroon naman po siya ng pagkakalibangan, and at the same time po, mga kalingap at kabagis, ay magkaroon po siya ng extra income. So job well done, mga kalingap at kabagis, sa team po ni Kalingap Rab, sa team Kalingap, kay Kuya Val Santos Matubang, dahil isa na naman pong individual ang natulungan na pagaling ng programa po ng Kalingap. Saan po kayo makakakita ng ganyan, mga kalingap kabagis, sa mga charity vlogger na talagang from day one hanggang ngayon po, yung pagtulong po nila ay talagang sagad-sagad. Siksik, liglig, ika nga, mga kalingap at kabagis, at talagang hanggang ngayon po, yung suporta pong ibinibigay ng Team Kalingap kay Robilin ay nandyan pa rin po. Hanggang sa wakas, hanggang sa dulo, ika nga, mga kalingap at kabagis. So talagang, ano pa ba ang masasabi ni Robilin kung ganyan po ang klase ng pagtulong na ibinibigay sa kanya? Siyempre po, ngayon, for the first time, nakita po natin at napanood po natin kung paano nyo po pinasalamatan ang Magamang Matubang. Lahat ng sponsor na tumulong po sa kanya, narito po, panoorin po natin. Ng Diyos. Kasi nananalangin ka siguro nung time na yun. Kaya tinago ng Diyos, ginamit sila. Di ba? O kumusta ka lang ngayon? Okay na. Mabuti yun. Tama yun. Comment down below, mga kalingap at kabagis, kung ano naman po ang inyong opinion sa loobin dito nga po sa napakagandang improvement sa paggaling ni Robilin. So yun nga, mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito. At nasamahan niyo po si Jubilito TV Official, at muli po, papalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, United Kalingap Partners, Unicap. Ayan po, pakisuportan, subscribe po ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po, naglalambing din po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official, member of Team COS. As I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God bless po. Bye-bye! Jubilito TV Official. Hey yo, what's up mga kabagis and kalingap? This is Jubilito TV Official, at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video.
sa isang lugar sa ibayang bansa, mayroon tayong kasangga na tumutulong din sa kapo na sa puso ang pagtulong itatama ang mali. OFW'ng bayani na hindi pa uhuli, saan ka man sa mundo, kakampi natin siya kasama ang mga maaasahang grupo niya. Makabagong bayani sa team ko, os kabahagi katuwang ng team Kalingap sa pagtulong sa mahirap.